Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At may pag-uusapan natin ng balitang kumpirmadong dinaya nga daw po ni Donovan Mitchell ang Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang dalawang best trade na magpapalakas panglalo sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ginulat nga po talaga mga katrops ni Donovan Mitchell ang buong NBA na magtala siya ng 71 points sa pagkapanalo ng Cleveland Cavaliers kontra sa Chicago Bulls noong nakarang araw. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit agad-agad siyang pinagkaguluhan sa social media ng mga fans, NBA analyst at maging ilang mga sikat na NBA players. Lahat nga po sila ay napamangha ni Donovan Mitchell. Gayong siya lang naman nga po ang ikapitong player sa history ng NBA na nakapagtala ng 70 plus points at siya naman nga po ang kauna-unahang player na nakapagtala dito ng 70 plus points na may kasama pang 10 plus assist sa isang laro, kaya hindi nga po matatawaran ang nagawa nito ngayong araw. Ngunit buzzer naman nga po sa pinakahuling iniulat na balita, dinaya lamang nga po ni Donovan Mitchell ang buong Chicago Bulls kaya siya nakapagtala dito ng ganong kalaking puntos. Bali ayon nga po sa nalabas na last 2 minute report ng NBA, nalaman nga po nila dito na nakapag-commit si Donovan Mitchell ang lane violation sa huling mga segundo ng 4th quarter bago siya makapagtala ng 2 points gamit ang putback para mapwersa na lang overtime. At yan nga po ang hindi natawagan ng mga referee sa kanilang naging laro. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay hindi rin naman nga po napansin ng mga official ang traveling violation ni Jared Allen sa huling 12 segundo ng 4th quarter. Kaya kung sakasakali man nga pong natawagan ng tama ng mga referee, ang dalawang magkasunod na violation na nakumit ni Donovan Mitchell at Jared Allen ay malaki nga po ang posibilidad na hindi na nakapag-comeback pa ang Cleveland Cavaliers at hindi na nga po nakakuha pa ng 71 big points si Donovan Mitchell. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitan dalawang best trade na pwedeng gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. Sa pagpasok nga po ng taong 2023, ay magkakaroon na naman nga po ang Lakers ng mga bagong oportunidad para mapalakas nila ang kanilang lineup. Marami rin naman nga po mga superstar ang magiging eligible na simula sa darating January 15. At una na nga po sa mga pinakamagandang trade na dapat gawin ngayon ng Lakers ay ang pagkuha nila kay Cam Reddish mula sa New York Knicks gamit ang kanilang mga players na sina Patrick Beverley at Kendrick Nunn. Habang ang pangalawa naman nga po mga katrops ay ang pinakahihintay ng lahat na pagkuha nila kina Miles Turner at Buddy Hield mula sa Indiana Pacers. Aminin man nga po natin sa hindi, kahit man nga po magaganda na ang pinapakitang laro ngayon ni LeBron James, ay hindi para naman nga po nito kakayaning buhatin na mag-isang Los Angeles Lakers papunta sa playoffs gamit ang kanyang kasalukuyang pangangatawan ngayon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.